Sa ngayon, ito po yung kalagayan diyan po sa Pasig City Regional Trial Court. Napapalibutan po ito ngayon ang ating mga kapulisan sapagkat ngayon po ang araw ng pagbasa ng sakdal dito po kay Apollo Quiboloy, o ang ibig sabihin po arraignment. Yan po ay either siya po ay aamin sa kanyang nagawang kasalanan di umano o yung mga akusasyon laban sa kanya, o hindi po siya aamin o mananahimik. Kapag ka nanahimik po siya, ang ibig sabihin po noon, i-enter po ang plea of not guilty kay Apollo Quiboloy. Ngunit kung siya naman po ay aamin, ipababatid po sa kanya, siyempre nang naaayon sa kanyang karapatan, ano ba ang mga magiging consequences ng kanyang pag-amin. At eventually yan po ay babasahan na ng hatol. Pero mukhang hindi po yun mangyayari sapagkat hanggang sa ngayon, si Apollo Quiboloy po ay patuloy na naninindigan na wala po siyang ginawang mali at lahat po ng mga nangyayari sa kanya ngayon ay bahagi lamang po ng pamumulitika. In fact, kanina nung ipinasok po siya dyan po sa Pasig City Regional Trial Court, ito po yung mga naging kaganapan. May mensahe pa nga po itong si Apollo Quiboloy para po sa kanyang mga tagasunod. Ang sabi niya po ay tatag-tatag lang. O, pakinggan po at panoorin po ninyo ang mga patagang sinambit po dito nitong si Pastor Apollo Quiboloy. Ayun, maghahalang case. Sir, message po sa mga followers na sir. Any message sir to the followers po? Patag lang. Yun. Ang ibig sabihin, maging matatag daw po ang mga followers niya. Hanggang sa ngayon, naniniwala pa rin kasi ang karamihan sa mga followers niya na siya po'y walang kasalanan at pinupolitika lamang. At kaugnay po ng mga paratang na yan, nakakagulat po itong nakala po nating balita sapagkat meron palang tinaguri ang Angels of Death. Pero sa paniniwala po ng spokesperson ng ating Philippine National Police, maaaring ito po ay figurative lamang para gamitin sa pananakot sa mga di umano'y biktima ng sexual abuse nitong si Apollo Quiboloy. Ngunit sa hepe po ng Davao City Police Office, ito po ay makatotohanan sapagkat tinawag nga po nitong si Colonel Hansen Marantan na pedophilia ito pong si Apollo Quiboloy. Unahin po nating panoorin ang pagtawag na yan ng pedophile nito pong si Colonel Marantan base sa mga ebidensya na hawak daw po nila kay Apollo Quiboloy. Pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol. Mel, Emil, Vicky, mabigat ang mga akusasyon ng hepe ng Davao City Police laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Base yan sa mga nakausap niyang mga umano'y biktima ng Pastor. Pastor Quiboloy is a pedo. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ganyan. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Naniniwala ba kayo na pedophile ito pong si Apollo Quiboloy? Huwag na tayong matakot na magsalita tungkol dyan. Eh, hepe na rin naman ng Davao City Police ang nagsasabi na siya po ay pedophilia. Ano po ba yung pedophilia? Ito po yung mga individual na mahilig sa pakikipagtalik pero ang kanilang ninanais na makatalik ay minor de edad, bata in particular. Ganun po isinalarawan nito pong si Colonel Marantan, ito pong si Apollo Quiboloy. Yan tinawag ng hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan, si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy. Ito'y matapos niya makausap ang limang babaeng dating miyembro umano ng KOJC na nagsabing paulit-ulit umanong inabuso ni Quiboloy ng ilang taon. At the age of 13, they were started to be raped. Sabihin sa kanila ni Pastor Quiboloy na you're offering yourself to the Almighty. Ang mga biktima, karamihan mula umano sa broken family. Grabe, no? Lintik na panlilin lang yon. Ino-offer mo ang sarili mo sa Diyos. Tapos, doon po sa isang balita, sasambitin ni Colonel Fajardo na ang kadahilanan niya ay huwag daw matakot ang mga bata na ito dahil nakipagtalik daw po sila sa Espiritu ng Diyos. Nung una ko pong madinig ito,
di ko maramapil yung nararamdaman ko eh. Galit. Hindi naman nakakatawa ito kasi kawawa po yung mga biktima, mga bata. Kaya muli akong babalik doon sa pagtutol eh, sa kasabihan na walang magulang ang naghahangad ng hindi mabuti para sa kanilang anak. Lahat ng nagsasabi ng ganong mga, baka sila mismo walang kwentang magulang. Ako magulang ako, pero kailanman hindi ko sasabihin yun sa buhay ko, na walang magulang ang naghahangad ng hindi maganda sa kanilang anak. Dahil hindi lamang dito sa balita na ito, sa personal kong experience, marami akong nakilalang mga magulang na hinangad ang hindi maganda para sa kanilang anak. And worse dito, dahil sa kanilang pananampalataya, yung kanilang mga anak, iaalay mo doon sa nagpapakilalang Diyos. Sira ulo ang mga magulang na gagawa po ng ganyan. At nirecruit umano sa batang edad, kapalit ng pangakong libreng edukasyon sa pamamagitan ng foundation. Even the mothers, they brought the children doon sa foundation. They were shaped. They were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were they accepted their faith. There's a scheduling of the 7 days of a week, well, Monday to Sunday. You will be given a day, like for instance, Monday. Victim one, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim two, you are to be raped by Kibuloy on the Tuesday, and so forth up to Sunday. Ang mga bata ay miyembro ng tinatawag na pastoral o yung nasa umano'y inner circle ni Kibuloy. Magaganda po sila at may mga lahi po sila. Ang mga lahi nila ay mga European, Americans. Actually, yung sexual... Ngayon, kung sasabihin mo, pagpapakalat ito ng fake news, ang tanga mo naman. Sana huwag kayong maging mga tanga, Didi Shit. Buhay po ng bata ang pinag-uusapan po dito. Kapulisan po ang nagsasalita base sa mga ebidensyang hawak nila. Kung patuloy kayong maniniwala na ito po ay fake news, ang tanging salita na lamang na dapat i-describe sa inyo, tanga. Pero sana yung katangahan ninyo wag na pong dumami pa. Tama na yung kayo na lamang ang tanga, wag na kayong manghawa pa. Well, activity na yan is a final right before you can become a pastoral of the innermost circle. Nagpatuloy umano ang pang-aabuso dahil may banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong angels of death. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel death to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Hindi ko pa, I did not dealt with that kung ilan yung mga patay, but I know may mga napatay na sila. Hindi na muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil... Okay lang sa inyo, mga tanga, mga didishit, ang tatanga nyo talaga. Okay lang sa inyo na ganito yung balita, tapos sasabihin nyo, fake news ito. Hindi magsasalita ang mga pulis na ito ng ganito kung wala silang hawak na ebidensya. Wala talagang gamot ang katangahan, ano? Nakang tetin talaga. Sana huwag kayong dumami. Sana yung kayo na lamang, kung pati pamilya ninyo, tanga, kayo na lamang na magkakapamilya. Huwag na kayong dumami pa. Nakakaawa ang mga di umano'y biktima nito. Di na kayo naawa sa taong biktima ni Kibuloy kung totoo ito. Dahil kukuhanan pa umano nila ito ng sworn statement. Ang mensahe ko po sa mga victims, ito na yung chance for you to come out in the open. Arrested na po si Pastor Kibuloy and others. Talagang gusto rin namin kayong tulungan. We came in late lang. We advanced your cause and to seek justice for you. Pero may mahigit 50 pa raw na mga menor de edad sa loob ng KOJC na hindi nila na-rescue. Ang mga aligasyong inilabas ng Davao City Police... Siyempre, sasabihin naman ng kampo ni Apollo Kibuloy, fake news. Sasabihin ng kanyang abogado, kilala niya na napakabait bilang isang kaibigan itong si Apollo Kibuloy. Siyempre,
alam nga naman magpakita sa inyo ng kanyang kawalanghiyaan yan. Ang nakakaalam lang talaga nito, yung mga di umano'y biktima. Ngayon, kung hindi totoo ang sinasabi ng mga biktima na ito, malalaman natin yan sa hukuman. O panoorin pa natin ang kaugnay na balita ng pinag-uusapan natin na ito. Iba't ibang batang babae kada araw ang minomolesya umano ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon po yan sa mga bago lumantad na biktima raw ng self-proclaimed appointed son of God. Pero gitang kampo ni Quiboloy, gawa-gawa lamang ang mga akusasyon. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Pang-aabuso sa ngalan ng pananampalataya. Yan daw ang sinapit ng ilang babaeng minor de edad sa kamay mismo ng tinitingala nilang leader na si Pastor Apollo Quiboloy. Yan ang sinabi ng PNP kahapon na lumutang ang ilan sa mga biktima sa kasagsagan ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ Countdown sa Davao City. Mentor raw ng mga biktima. Kabilang sila sa tinatawag na pastorals o yung mga babaeng nasa inner circle ni Quiboloy. Ilan sa kanila, nasa edad 12 pa lang noon. Kanina, ilang pang bagong detalye ang inilabas ng PNP na galing daw mismo sa mga biktima. Lumalabas na may scheduling umano ang mga batang babae na dumaraan sa kamay ng pastor. Itong partikulang na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit pagkatapos gamitin. Ngayon, itong mga nadidinig natin na ito, pero hindi naman conclusive kagad, ano? Yet, hindi mawawala sa isipan ng public na baka ganun. Kung maaalala po ninyo yung presentation nito pong si Police Brigadier General Nicolas Torre sa Senado, meron pong description doon ng tinitirhan ni Apollo Quiboloy. Ang natatanging kwarto para sa lalaki at yun nga kay Apollo Quiboloy, at napapalibutan ito ng mga magagarang kwarto ng mga kababaihan, at ang mga kwarto na ito ng mga kababaihan ay para din sa mga bata. Tapos yung mga kwarto na yon, ayon kay Police Brigadier General Torre, ay may mga trapdoor kung tawagin or secret passage na accessible sa kwarto ni Apollo Quiboloy. Parang pag pinagsama-sama natin yung mga impormasyon, kasama nitong ibinabalita sa atin ngayon, nagsasum up into a conclusion na baka ganun talaga yung nangyayari. Kaya hinihiling natin sa Philippine National Police na hindi lamang salita ang mangyari dito, kung hindi coupled with evidence, at sana isang pa po sa korte ang kaukulang reklamo. Bukod pa sa mga reklamo kinakaharap nitong si Apollo Quiboloy na ngayon ay nandiyan po sa Pasig City Regional Trial Court, inaantabayanan po ng publiko. Again, uulitin ko lamang po, arraignment po ito for qualified human trafficking. Simple lang naman ang gagawin dyan, babasahan lang ng sakdal itong si Apollo Quiboloy at siya ay kung aamin o hindi aamin sa akusasyon laban sa kanya. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Hindi umano ni Pastor Quiboloy itong mga bata. Ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil lang na teting na pananampalataya yan. Worse dito, may mga magulang pang pumapayag. Ito, sasambitin dito nitong si Colonel Jean Fajardo na ayon sa kanilang mga nakalap na impormasyon at ebidensya, may mga magulang na inalay mismo ang kanilang anak dahil po sa kanilang pananampalataya kuno. Nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit doon na nakababahala, tila alam ng ilang mga magulang na miyembro ng KOJC ang nangyayari. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan, at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang ta i-offer yung anak nila in the name of faith. Kaya huwag niyong sasabihin, ha? Lahat tayo, huwag tayong magsasabi na walang magulang ang hindi nag-aangad ng mabuti para sa kanilang anak. Hindi totoo yan. Depende yan sa magulang. May mga magulang na kapahamakan ang hinangad sa kanilang anak. At dito nakikita natin yun. Dahil sa pananampalataya kuno na yan, kapahamakan ng anak ang ginawa nila. Biruin mo, yung bata, sexually molested di umano.
dadalhin niya yan hanggang sa pagtanda. Yung traumatic experience na yan, dadalhin niya yan hanggang sa pagtanda. Hindi napakadali sa mga biktima ang bagay na ito. Kaya kung kayo natutuwa pa, sinusuportahan niyo pa ang mga ganyang gawa di umano ni Apollo Q. Buloy, I do not know kung anong tawag sa inyong tao. Baka hindi lang kayo tanga. Baka mga demonyo pa kayo kung kayo sumusuporta dito sa mga nadidinig natin na karahasan, pangmumolestya, di umanong ginagawa nito pong si Apollo Q. Buloy sa kanyang mga biktima. Para raw mapatahimik ang mga biktima, kinatakot umano sila na may angels of death daw na tutugis sa kanila. Hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Q. Buloy or just a figurative speech na sinasabi pakatakutin ang mga bata. Umaasa ang mga otoridad na magkakaroon ng sapat na lakas ng loob ang mga biktima para mapatibay ang kaso laban sa pastor. Sagot naman ang kampo ni Q. Buloy, peke at gawa-gawa lang ang mga dagdag na alegasyon ng sexual abuse. Hindi totoo yan. So, kilala ko si pastor hindi lang bilang abogado, but bilang kaibigan. Alam nga naman sabihin sa iyo yung totoo. Pagka may kalokohan, ang ilan sa ating mga kaibigan, hindi lahat yan ay alam natin. Depende lang din sa pagkakataon. Kaya dito, ebidensya ang pag-usapan natin. Hindi yung dahil ikaw ay abogado niya, hindi yung dahil ikaw ay kaibigan niya. Ebidensya. Kung ito ang sinasabi ng ebidensya na ang mga bagay-bagay ay talagang ginawa ni Apollo Q. Buloy, pabulaanan nyo ito ngayon sa korte. At naniniwala ako na aabot sa korte itong mga nadidinig natin na ngayon na mga bagong impormasyon na ito mula po sa ating kapulisan. Hindi lamang qualified human trafficking at sexual abuse of a minor ang kakaharapin ngayon ni Apollo Q. Buloy. Baka rape kasama po dyan. Kasi linawin natin ha, wala pong kinakaharap na kasong rape ngayon si Apollo Q. Buloy. Ang kanya pong kinakaharap ay child abuse, sexual abuse of a minor. At hindi po kaparusahan nito ay life imprisonment or reclusion perpetua. Kaya nga po sila nakapagpiansa yung mga kasamahan niya, di ba? Sa Davao City Regional Trial Court. Kasi hindi ganun kabigat yung kaparusahan na nag-aantay doon sa sexual abuse of a minor. Only dito lamang sa qualified human trafficking kung saan naroroon ngayon itong si Apollo Q. Buloy. May mga lumalabas na pulis pero mukhang hindi pa naman nagkakagulo ang publiko. At ito na nga, inilalabas na po ang mga ilan sa akusado. Hindi natin alam kung yung akusado ba na yon, pero ang suot ay yellow eh. No? Nasa BJMP custody po yun. Kasi ang suot ni na Apollo Q. Buloy ay orange bilang detainee sa PNP custodial facility. Mukhang hindi pa tapos ang arraignment. Kaya balikan muna natin muli ang balita na pinapanood po natin. At ayon nga po dito sa abogado niya na si Attorney Mark Tolentino, napakabait daw po ni Apollo Q. Buloy. Naniniwala ba kayo mga tol? Sige nga, pakicomment nyo nga po dyan sa chat area. Naniniwala ba kayong mabait si Apollo Q. Buloy? Kasi yun po yung sinasabi ng kanyang mga supporter. Hindi daw po magagawa ni Apollo Q. Buloy ang lahat ng akusasyon na ito laban sa kanya. Para sa kanila, napakabait na individual nitong si Apollo Q. Buloy. Mabait si Pastor, very humble. Hindi mangyayari yung mga pinagsasabi ng mga allegation. I'm sure peke lahat yun. Itinanggi rin ng abogado ni Q. Buloy na mayroon siyang private army. Samantala, umaasa naman ang legal team ni Q. Buloy na magpapasya na ang korte sa hiling nilang mailipat sa kustudiya ng AFP ang Pastor. Nagbabalita mula. Ang kustudiya, hinihiling nila na mapunta sa AFP. Yan linaw-linaw naman ang pahayag po, particular ng Department of National Defense at ng spokesperson ng AFP, na sila po ay tumutugon lamang sa suporta o tumutugon ng pagsuporta sa police operation ng ating Philippine National Police. Hindi po nila trabaho yan. Ang mga nakukulong lamang sa Armed Forces of the Philippines ayon sa kanila
ay ang mga kawani po nito na nape-place under court martial. Hindi para sa mga ganitong uri particular ng tinawag po nilang heinous crime. Heinous crime po kasi ito. Ito pong di umano'y ginawa ni Apollo Quiboloy ay karumal-dumal sa paningin po ng batas. Kaya nga po ang kaparusahan na nag-aantay sa kanila dyan ay life imprisonment eh. Sayang lamang at wala ng death penalty. Sayang talaga. Kasi kung may death penalty sana, eh maaaring masalang sa lethal injection itong si Apollo Quiboloy. Ngunit wala po noon dahil po sa batas na umiiral, yung Republic Act 9346, prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines, kaya life imprisonment ang nag-aantay dito kina Apollo Quiboloy. At literal pong life imprisonment yun, mga tol, ano? Hindi po maximum of 40 years ang life imprisonment. Ang reclusion perpetua ay maximum of 40 years. Magkaiba po ang reclusion perpetua sa life imprisonment. Ang reclusion perpetua ay ipinapataw po sa mga felonies. Ibig sabihin, act or omission na nasusulat sa revised penal code. At ang kaparusahan po ng pinakamataas doon ay reclusion perpetua o 20 years and 1 day to 40 years. Pero lahat po ng mga special laws na ang kaparusahan ay maaaring tawagin po natin habang buhay, hindi po tinatawag na reclusion perpetua. Except doon sa mga specifically provided. Meron kasing mga special laws na specifically provided ang penalty ay reclusion perpetua. But most of them, the penalty to be imposed kapag habang buhay ang pinag-uusapan ay life imprisonment. At literal po yun. Depende pa sa counts kung ilang beses nila ginawa yun. Pero dito naman sa pinag-uusapan po natin kaso ni Apollo Quiboloy, ito naman ay one count lamang. Pero life imprisonment pa rin ang nag-aantay sa kanila rito. Eh ilang taon na ba si Apollo Quiboloy? Nasa 70 plus na po ito. Kaya nga isa yan sa mga konsiderasyon na tinitingnan ng kanyang legal team na dahil daw po sa edad ni Apollo Quiboloy ay kailangan daw po itong i-house arrest. Papayag ba tayo doon? Although wala tayong magagawa diyan kung ano ang maging disposisyon ng korte. Pero sa opinion po ng public, ako in particular, hindi ako papayag na i-house arrest itong si Apollo Quiboloy. Biruin mo, magiging masarap ang buhay niya kapag in-house arrest siya. Eh, tingnan nyo naman yung kanyang property dyan sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ compound. Napaka-paraiso ang datingan. Tapos doon mo lamang ikukulong si Apollo Quiboloy. Hindi yung tama. Dapat maranasan ni Apollo Quiboloy yung pighati na nararanasan ng mga biktima di umano niya. Saka sa punto, yung ilan nagme-message pa sa akin na manawagan daw ako na dapat madala itong si Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. I beg to disagree sa mensahe po ninyo sa akin. Pasensya na po kayo. Kasi unang-una, si Apollo Quiboloy ay may mga di umano'y biktima dito sa Pilipinas na kapwa po natin Pilipino. Ang mga di umano'y biktima ni Apollo Quiboloy sa ibang bansa, partikular sa Estados Unidos, ay hindi mga Pilipino. Kung mga Pilipino man, baka hindi na po Filipino citizen. Siyempre, kanino ako papanig? Sa kapwa ako Pilipino. Yung mga di umano'y biktima ni Apollo Quiboloy dito, dapat mabigyan sila ng hustisya dito. Bakit natin ipupunta kagad si Apollo Quiboloy sa Estados Unidos? Ngayon, kung ang apprehension ninyo ay baka mapolitika ang paglilitis kay Apollo Quiboloy, huwag kayong mag-alala. Wala pong magiging pamumulitika diyan. Magtiwala po kayo sa ating hustisya. Ano? Hindi makakaapekto ang politika sa kaso ni Apollo Quiboloy. Pangatlo, kapag ka pinadala si Apollo Quiboloy sa Estados Unidos, masarap ang magiging buhay nun doon. Di nyo ba naiisip yun?
Ikumpara po ninyo ang mga kulungan sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Kung ayaw niyong maniwala sa mga pelikula na napapanood po natin tungkol sa kulungan nila, marami pong mga available documentaries about their prison system. At doon makikita po natin na napakaganda ng kanilang prison facilities. Ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw ay naibibigay. Napakataas ng respeto sa human rights. Mas magiging maginhawa para kay Apollo Quiboloy kung doon siya makukulong. At ayaw natin noon. Dapat dito siya sa Pilipinas na comparatively speaking, ang layo sa prison system ng Estados Unidos. Hindi niyo po ba naiisip yun? Bibigyan niyo pa ng ginhawa si Apollo Quiboloy pag pinupunta natin yan sa Estados Unidos. Pero siyempre, ang masusunod po dyan ang korte. Kasi maaaring ang Estados Unidos hilingin sa Pilipinas na i-extradite ito pong si Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Kaya magkakaroon po ng legal proceedings dyan o yung tinatawag na extradition proceedings kung sakasakali lang ha. At korte ang magsasabi kung dapat bang ilipat ng kustodiya itong si Apollo Quiboloy. Pero huwag po tayong mag-isip ng ganun. Ha? Mas mabuti kung nandito si Apollo Quiboloy sa Pilipinas, maranasan niya ang mga dinaranas ng mga pangkaraniwang akusado na nakalabag sa batas. Ngayon, babalik ako sa mga tanga. Huwag nyo na kaming idamay sa katangahan ninyo. Kung tanga kayo, huwag nyo na kaming idamay. Ibang usapin po ito, hindi po ito politika. Kaya hindi ko matotolerate ang katangahan nyo dito. Kung kayo'y nagpapakatanga sa politika, halimbawa, kayo'y patuloy pa rin sigaw ng sigaw, Duterte, Duterte, anak ng teteng na yan, harap-harapan na kayong niloloko ni Duterte, tanga pa rin kayo, okay lang sa akin yun. Pero dito, hindi ko kayang itolerate ang katangahan ninyo dahil iba po ang pinag-uusapan po dito. Mga bata ang mga naging biktima nito. Dapat mas maramdaman namin bilang kapwa Pilipino yung simpatiya ninyo eh. Di na kayo naawa sa mga di umano'y biktima nitong si Apollo Quiboloy? Anong uri ng utak meron talaga kayong mga tangang didishits kayo? Wala akong ibang ma-describe sa inyo kung hindi salitang tanga eh. Walang gamot talaga sa katangahan. But anyway, habang nag-aantay po tayo ng development dito po sa arraignment ni Apollo Quiboloy, ako po yung pansamantala munang magbabalik sa inyong mga komento at basahin ko po ang inyong mga mensahe. Sabi ni Jojen 43, bago sana matapos ang termino, dali, lipang itong mic, ni PBBM makonvict na si Pacquiao para kung makabalik man ang mga Duterte, sampal sa mga bumoto pag binigyan ng pardon si Pacquiao. Hindi na po makakabalik ang mga Duterte, naniniwala po ako dyan. Self-destructing na ang mga Duterte. Oo. Di ako maayon sa'yo, ang kaalaman, pasensya ka na. Di ako maayon dyan. Hindi dapat makulong si Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Ginhawa ang makukuha niya. Napaka-ginhawa ng kulungan sa Estados Unidos. Samantalang dito, nagsisiksikan. Huwag tayong mag-alala na makakabalik si... Pag inisip nyo kasi makakabalik si Piona, baka mangyari yun. Huwag nyo pong isipin. Mga DDS, mga patay gutom na mga bayaran, I agree. No? Sila yung mahilig magsabi na mga bayaran daw po ang sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Pero gawain po talaga nila yun. O eto, naniniwala ako dito kay Senya Avario. Malabo nang makabalik ang Duterte family. Naniniwala po ako dyan. Malabo na makabalik yan. Ha? Ang tanging kaparaanan lamang para maupo ang mga Duterte, wag naman sana, God forbid, mapahamak si Pangulong Bongbong Marcos. Yon ang ipanalangin natin araw-araw. Ang kaligtasan
at seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga demonyong DD sheets, yan lagi ang iniisip. Yung kapahamakan ni Pangulong Bongbong Marcos para maupo itong si Fiona, si Sara Tambalustay. Kaya nga, si Antonio Trillanes, ganun na lamang po yung kanyang pagsusumikap na kung hindi a-action ang House of Representatives ngayong sesyon nila, eh bago matapos daw po ang sesyon, sana gawin po ni Antonio Trillanes, ano, magpapile po siya ng impeachment complaint laban kay Sara Tambalustay. Kasi pagka pinahintulutan na manatili yan si Sara Duterte sa pagiging vice-presidente ng Pilipinas, ang banta sa seguridad at kaligtasan ng ating Pangulo ay mananatili. Aagawin talaga nila ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ginagawa na po nila yan sa pamamagitan ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Buti na lamang nga yung pagpapakalat nila ng fake news, walang naniniwala halos. Ang mga naniniwala lang sa mga fake news nila, mga kapwa nila tanga. Eh, ang daming mga Pilipino ngayon ang hindi tanga. Mga 16% ng mga Pilipino ang tanga eh. Pero yung natitirang porsyento, yung 84% ng mga Pilipino hindi tanga. Oh. Huwag nating pahintulutan na manaig ang kasamaan. Ha? At kadiliman. Ayan ang description sa pamumuno partikular ni Rodrigo Duterte. Anim na taon na pamamahala ng kadiliman at kasamaan. Kaya wag na nating hangarin pa. At mangyayari lamang na sigurado tayo dyan kung mai-impeach itong si Sara Tambalustay. Sana talaga ma-impeach si Sara Tambalustay. Sinong maniniwala sa mga Duterte, sila magsama-sama. Kayong kayang maibalik ang Duterte kung hindi ko maintindihan po comment ninyo. Pasensya na po. O paano? Shoutout po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Hindi na po ako magsa-shoutout individually. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hopefully makapag-live tayo ulit sa panibagong topic na ating pag-uusapan. At hindi pa naman nakakalabas dito sa Pasig City Regional Trial Court si Apollo Quiboloy at inaantabayanan po yan ngayon ng publiko. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.